Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginuginita natin ang kapistahan ni Santa Agata, isang dalaga at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ang daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain
at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pangkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, Poon. Ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan nang kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad.
Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ang huling araw para sa ika-apat na linggo ng karaniwang panahon. Hayaan niyo po ulit na balikan natin at nawa may tumimo no, sa ating mga puso't isipan ng mga salita ng Poong Jesus Nazareno na kadalasan naman at talagang ang kanyang salita ang nagiging tugon o sagot sa mga tanong po ng mga lumalapit sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon po ninyo, ano ang kalagayan ninyo o pinagdadaanan ninyo sa puntong ito, no, pero nawa ay buksan mo po ang iyong puso, ang iyong isipan at papasukin mo ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa iyong buhay. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus doon sa isang lalaki na inaalihan ng napakaraming masasamang espiritu. Matapos siyang pagalingin, ninais nung lalaki na sumunod na lang kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Maganda po yan, ha? Baka lang po yung iba sa inyo, pinauuwi. Baka yung iba po sa inyo, doon yung mas tamang lugar para sa iyo. Walang mangyayari kung tatakas ka ng tatakas, lalayo ka ng lalayo. Baka nandoon din yung katapusan at kasagutan sa iyo pong pinagdaraanan. Noong Martes, ang sabi naman ni Jesus, matapos niyang pagalingin yung isang babae na 12 taon nang dinudugo, at lahat ginawa niya na, lahat ng manggagamot, halos maubos na ang kanyang ari-arian, pero di pa rin siya gumagaling. At nung makita niya si Jesus, nang hinawakan niya si Jesus, taglay ang pananalig, gumaling siya. Kaya't ang sabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Marami po yung mga nasa ospital pa, yung mga na-COVID, mga naka-quarantine. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Manalig ka kay Jesus, gagaling ka. Noong Miyerkules naman, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, kung saan ay, no, ang sabi po dito, matapos nagawin ni Jose at ni Maria yung kanilang tungkulin na maghandog sa templo kasama si Jesus, umuwi na sila ng kanilang tahanan, ng kanilang bayan. At ang sabi, ang batay lumaking malakas, marunong,
at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nung Webes, ang sabi naman, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Maganda rin po, no? Minsan, inuubos natin yung energy natin, yung lakas natin sa mga taong hindi ka naman talaga deserve. Umalis ka. Doon ka sa mga karapat-dapat na puntahan, karapat-dapat na pag-alayan ng iyong lakas, ng iyong sarili. Kahapon, ang sabi naman sa atin, yung paalala ni San Juan Bautista kay Haring Herodes at si Juan Bautista sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan ay pinapugutan ng ulo. Ano ba yung totoo na may mali sa ginagawa ni Haring Herodes? Ang sabi po ni Juan Bautista, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Maganda rin siguro itanong, nasa tamang bahay ka ba? Nasa tamang tao ba yung sinasamahan mo? Baka kailangan mo nang umuwi. Baka kailangan mo nang iwan yan. Kasi mali. Ang isang relasyon na sinimulan mong mali, kahit kailan, hindi yan magiging tama. At ngayon po, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, matapos na sila ay isugo ng dala-dalawa, ngayon ay nagbabalik at naguulat kay Jesus. At talagang sabihin na natin, napakarami nilang nagawa, napakarami nilang natulungan. Nakita ni Jesus na pagod ang kanyang mga alagad. Kaya ang sabing ni Jesus, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Napakagandang pagwawakas ng linggong ito. Kamusta po ba kayo? Ang dami niyo pong ginawa, ang dami niyong hinarap, ang dami niyong naging concern sa buhay. Hindi naman nauubos, hindi naman natatapos. Hanggat nandyan kayo sa bahay, hindi matatapos ang gawaing bahay. Maghuhugas kayo, maglilinis kayo ng bahay, unless okay lang sa inyo na magulo, mabaho. Hanggat nandyan ang inyong anak, asawa, sasakit ang ulo ninyo. Hindi yan matatapos. Yung mga kakulitan, hindi yan. Sa mga opisina na pinagtatrabahuan ninyo, hindi rin mauubos ang trabaho. Ano pa ba ang mga, yung realidad? Pero yung realidad din, mahalaga na yung, alam mo yung tinatawag natin na me time, di ba yung me time? Yan. Yung naglalaan ka ng kaunting sandali para makapagpahinga ka. Kasi mamamatay ka na, o kahit mamatay ka, yung mga gawain, hindi yan mawawala. Pero yung kalusugan mo, nako-compromise. Kasi lahat gusto mong gawin. Lahat gusto mong tapusin. Eh hindi nga matatapos yan. Ikaw ang matatapos ng maaga kapag hindi mo pinaglaanan ng kahit konting panahon yung para sa sarili mo. Actually, kung dito sa sinasabi ni Jesus, kung tutuusin, sabi, lumayo muna tayo sa karamihan.
Di ba? Kasi pag yung stress ka na, yung, di ba, naaburido ka na, hindi ka na nakakapag-isip ng tama, tapos mabigat na sa kalooban mo, yung ganun ba? Di ba? Hindi mo natuloy nagagawa ng masaya yung mga ginagawa mo. Kasi pabigat ng pabigat. At yung paglayo, di ba sabi, munta tayo sa isang ilang na puok. At ito sana yung inaasahan. Yung pagpunta mo dito, makapagpahinga ka ng konti, malayo ka muna sa mga pinoproblema mo, sa mga hinaharap mo, upo ka lang muna dyan. At hindi ibig sabihin, wala tayong gagawin. Kundi ang gagawin natin, makinig sa salita ng Diyos. Para mas maging malinaw yung ating kaisipan. Kaya nga, di ba, no? Maganda yung sa unang pagbasa, si Solomon, isang hari, ang napakaraming bayan ang kanyang haharapin, ang kanyang kailangan paglingkuran. Anong hiniling ni Solomon? Isang pusong maunawain. Para sabi niya, para mapaglingkuran niya, mapamahalaan niya ang bayan na ipinagkatiwala, magampanan niya ang responsibilidad niya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi kamatayan ng mga kaaway niya, kundi isang pusong marunong humatol sa tama at mali. Eh, di ba? Hindi ko alam. Dasal po ninyo. Sana matapos na yung problema mo. Sana mawala na. Hindi nawawala, pero nagkakaroon ka ng panibagong pananaw at pagtingin sa mga bagay na ito na kung dati problema, pero ngayon opportunity na. Kung dati problema, pero ngayon magiging source of joy o source of happiness mo na. Kaya nawa no, wag natin isantabi yung kahalagahan na tayo po ay makapagpahinga ng konti, lumayo muna ng konti sa mga concerns natin, at kapag na-recharge tayo ng salita ng Diyos, handa na tayo ulit sumabak, harapin ang ating mga responsibilidad ng magaan sa dibdib at may ngiti sa ating mga labi. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, ang ating itutugon, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon.
Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alag at tinapay, unan ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasahan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
nagpapahinga sa mainam niyang pastulhan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulod niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulhan. Daan may puno ng dilim o likalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sakin at sa sanggalang tuwinan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulhan. Sa mainam niyang pastulhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa aming nangkatatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos si ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po ang mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.